Ayon sa Psalm 51, sabi po rito, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Then, pag nangyari na yan, pag ganon ang nasa ating, pag ganon ang ating katangian, then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Iyan ang kailangan muna. Meron mga specific na bagay na kailangan muna sa ating buhay bago maging effective sa ating gawain ng church planting. So ano-ano ang sinabi dito na kailangan natin sa ating buhay? Una, ang kailangan natin ay a clean heart. Kailangan a clean heart. Kung meron tayong clean heart, masahan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pag nasa atin ang kapangyarihan ng Panginoon, masahan natin ang magandang bunga. Pag maraming kasalanan, hindi masahan yung kapangyarihan ng Diyos, hindi masahan ang parehong bunga. Ang masahan maraming hadlang sa ating panalangin pag maraming kasalanan. Ang kailangan natin ay a clean heart. Pag ganoon, we will teach sinners, teach transgressors their ways, and sinners will be converted. So ang unang kailangan natin ay a clean heart. Ang pangalawang kailangan natin ay a steadfast spirit. Kailangan natin isang steadfast spirit. Alam natin sa church planting, maraming ups and downs. Di po ba? Maraming exciting na nangyari. Maraming discouragements. Maraming ups and downs. Noong isang linggo, sa church planting namin, ang napakaganda, up na up, lahat, maganda. Noong last week, hindi na masyado. So, talagang ganun. Maraming ups and downs. Pag up, madaling magpatuloy. Madali, excited tayo. Pag downs, mahirap magpatuloy. Ang kailangan, steadfast. Tuloy-tuloy. Ups or downs, tuloy tayo. Patuloy gagawin. Patuloy magagampanan yung gawain ng church planting. Patuloy mag-share ng gospel. Patuloy mag-mobilize ng workers. Yan ang gagawin. Kung ganoon, kung meron tayong steadfast spirit, steadfast, ups or downs, tuloy, steadfast. Pag ganoon, pag matapat, ipapatuloy natin ang gawain, asahan natin. Magbubunga, asahan. Pero kung susuko, dahil may downs, ayun, wala na mangyayari. So ang kailangan natin ay isang steadfast spirit para maging mabunga tayo sa ating church planting. Ang pangatlo na kailangan natin para maging mabunga ay we need the joy of our salvation. Sabi ng awit dito, restore to me the joy of our salvation. Pag galak na galak tayo dahil ligtas, pwedeng maraming problema, pwedeng maraming kabiguhan, pwedeng maraming kahirapan, pero kahit ganoon, ang ating kaligtasan nasa ating pa rin. So pwedeng isipin, Panginoon, maraming problema, maraming masamang nangyari, pero mabuti na lang, ligtas ako. Buti na lang, kilala kita. Buti na lang, ikaw ay nasa buhay ko. At dahil sa ganoon, pwede pa rin may kagalakan. Not kagalakan sa mga circumstances, pero kagalakan dahil tayo ay na kay Lord. Pag ganun, pag nasa atin ang joy of the Lord, makikita sa atin. Pag makikita sa atin, mas madaling manghikayat dahil makikita natin ang kagalakan ni Lord. Pero pag wala, pag nakasimangot, pag mukhang malungkot, pag walang joy sa ating salvation, magbabahagi tayo ng gospel, sinong susunod sa atin? Actually, yung kapangyarihan ay nasa gospel, hindi nasa ating mukha. Pero, kahit ganoon, may effect din. May effect din na kapag nasa atin, kitang-kita na, ang nasa atin ang joy of the Lord, mas malakas tayo manghikayat, mas magbubunga, mas mabisa.
So ang kailangan natin para maging mabunga tayo sa ating church planting ay kailangan the joy of our salvation ay nasa atin. Ang pangapat na kailangan natin para maging mabisa tayo sa church planting, we need to be sustained with a willing spirit. Sabi ng awit, sustain me with a willing spirit. Mayaaminin ako sa inyo. Hindi ko lang kung totoo sa inyo. Pero ito ang totoo sa akin. Kahit maraming taon na sa church planting ako, pag panahon na para pumunta sa church planting, malimit. Tamad ako eh. Tinatamad. Malimit. Ayaw kong pumunta. Mas gusto kong pahinga lang sa bahay. Mas gusto kong manood sa NBA. Mas gusto kong relax na lang. Pero panahon na, ay, punta na naman. Ayoko na. Pag nasa isip ko, punta na. Pag nandoon na, may blessing na. Masaya na. Pag nandoon na, karaniwan. Halos lagi, pag nandoon, may kagalakan na. Pag uuwi na, may kagalakan pa. Kaya hindi ako nagsisisi na pumunta. Halos laging ganun ako. Bago pumunta, ayaw. Pag uwi na, gusto. Aminin ko, ganun ako. Kayo po, ganun din po ba? Inaamin din? Hindi lang ako. Ngayon lang, nagtapat ako. Ngayon lang, hindi ko lang kung ganun din kayo. Hindi ko lang kung bakit ganun. Pero mukhang marami sa atin ay ganun. So kung ganun tayo, sabihin ko tayo, kung ganun tayo, ang kailangan ay, hindi kailangan gustong-gustong pumunta. Ang kailangan lang, willing. Willing. A willing spirit. Willing. So kahit tamad, kahit ayaw, sabihin mo, Panginoon, ayaw ka na. Panginoon, tamad na ako. Pero Panginoon, willing pa rin. Willing pa rin, gagawin ko pa rin. At dahil willing pa rin tayo, may ginagawa si Lord. At binabago din niya tayo pag nandoon. So, kahit tamad, huwag kang magigilty. Kahit ayaw, huwag kang magigilty. Basta gagawin pa rin, willing spirit. Yun. Pag ganoon, asahan natin, may magandang resulta. So, may iba't ibang katangian na sinabi dito na kailangan natin para maging mabunga sa ating church planting. Kailangan, meron tayong clean heart. Kailangan, meron tayong a steadfast spirit. Ups and downs, tuloy kahit may downs. Kailangan, restore to us the joy of our salvation. May galak na makikita sa ating mukha. At kailangan, meron tayong a willing spirit. May the Lord sustain us with a willing spirit. Pag ganoon, pag nasa atin ang mga ganito, then I will teach transgressors your ways and sinners will be converted to you. So naway sa bawat isa sa atin at pag ganoon, asahan natin, then, maging mabunga tayo sa ating church plan. Amen.